Magandang hapon po sa inyo mga kapatid ko sa Panginoon. Sa pangalan po ng samahan ng CWA o Christian Women Association, tayo po ay magsasagawa ng regular na gawain para po sa ating mga kababaihan. Ang aralin pong nagpapatuloy ay matatagpuan natin sa aklat ng Epeso sa Kabanatang 5. Ang talatang 5 po ay merong 33 talata na magiging gabay po natin sa ating pag-aaral sa hapong ito. Bago po natin ito pag-aralan, ay hilingin po natin ang pangunguna at pagpapala ng Espiritu Santo. O Diyos na dakila, kami po ay nagtataas ng pagpupuri at pagpapasalamat sa iyo upang magkasama-sama kaming iyong mga anak sa pamamagitan ng social media sa pag-aaralan ng inyong mga banal na salita. Naway maging karapat-dapat po kami sa pagbubulay at ang mga salita mo na aming pagbubulayan ay magsilbing inspirasyon at pagpapala para sa aming buhay espiritual. Pangunahan mo po ang iyong amang lingkod. Pumisan ka po sa aming pagtitipon ito. Alang-alang kay Kristo ang Panginoon namin, ito po ang dalangin. Amen. Nais ko pong balikan natin ang aklat ng Epeso. Ang aklat po ng Epeso ay meron pong dalawang layunin. Una, ang layunin po niya ay pagkaisahin ang mga nasa langit at ang mga nasa lupa. At ang ikalawa, matapos na pagkaisahin ang mga nasa langit at lupa, ay maging kaisa tayo ng ating Panginoong Jesucristo bilang kanyang mga tagasunod, bilang mga mananampalataya nagdadala ng kanyang dakila at banal na layunin. Ang aklat po ng Epeso sa Kabanatang 5 ay mayroong dalawang dinadalang mensahe. Una, ang mamuhay ayon sa liwanag. Ito po ay mababasa natin sa talatang 1-20. At ang ikalawa bahagi ay tagubilin sa mag-asawa. Ito naman ay mababasa natin sa Kabanatang 5, talatang 21-33. Itinuro po ni Pablo sa mga banal, o yung mga banal na binabanggit po dito ay walang iba kundi ang mga mananampalataya, kung paanong labanan ang masasamang impluensya. Itinuro rin niya sa kanila kung paano palakasin ang mga ugnayan ng pamilya. Tinapos ni Pablo ang kanyang sulat sa pagpapayo sa mga tagasunod ng Diyos na mangagbihis ng buong kagayakan ng Diyos upang mapaglabanan ang panlilinlang ng kaaway. Una po, ang sabi po ni Pablo ay mamuhay ayon sa liwanag. Paano ba tayo namumuhay ayon sa liwanag? Nais ko pong basahin natin ng ilang mga talata upang makita natin yung dating buhay na ating ginagawa nung tayo po ay wala pa sa liwanag. Ganito po ang sinasabi sa talatang 6 hanggang sa mga sumusunod na mga talata. Huwag kayong padaya kaninuman sa pamagitan ng mga pangatirang walang kabuluhan, sapagkat dahil sa mga gawang iyon, ang Diyos ay napupuot sa mga suwail. Kaya't huwag kayong makikisamkot sa kanila. Dati nasa kadiliman kayo, ngunit ngayon nasa liwanag, sapagkat kayo'y sa Panginoon. Mamuhay kayo gaya na narapat sa mga taong naliwanagan, sapagkat ang ibinubunga ng pamumuhay sa liwanag ay pawang mabuti, matuwid at totoo. At sa talatang 10, pag-aralan ninyo kung ano ang kalugudugod sa Panginoon. Mamuhay sa liwanag. Yan po ang sinasabi ni Apostol Pablo, na atin nang talikuran ang mga bagay na dati nating ipinamumuhay na hindi katanggap-tanggap, hindi kalugudugod sa harap ng Diyos, sapagkat tayo po ay naliwanagan na. Kaya ang sabi po ni Pablo sa kanyang sulat, labanan ang masamang impluensya. Labanan
ang masamang impluwensya. Tayo po bilang mga mananampalataya ay tinatawagang maging mabuting impluwensya sa ating kapwa, mula sa ating tahanan, sa pamayanan at kung saan tayo ay nagsisigawa, katulad ng ating pagtatrabaho o dili kaya naman sa ating mga anak na nagsisipag-aral. Ang payong ito ay napakalaga po sapagkat kung hindi po tayo susunod sa mga tuntunin ng ating Panginoon, ay walang kabuluhan yung ating pagkakilala sapagkat dinadaya natin ang ating mga sarili, katulad ng sinasabi sa Aklat ni Santiago, nasabi doon, kung sinasabi natin tayo'y may pananampalataya, ngunit hindi naman nakikita sa ating mga buhay, ay ginagawa nating sinungaling ang Panginoon. At bilang mga taong naliwanagan, ay kinakailangan tayo po ay magsuot ng bagong kasuotan. At ang pagsusuot po ng bagong kasuotan, ay kinakailangan tayo po ay maging malinis muna. Kagaya ng sinasagawa ngayon sa ating bansa, na tayo po ay sumusunod sa itinakda ng ating pong Pangulong Duterte, na dumaan tayo sa mga quarantine o sa mga paglilinis. Kasi kung di po tayo gagamit ng mga paglilinis sa ating mga kamay, sa ating katawan, ay maaring tayo po ay mahawa ng mga virus. Ano po? So, hindi lamang po paglilinis ng katawan ang binabanggit dito. Ano po? Kundi, higit sa lahat ay ang paglilinis ng ating mga kaluluwa sa harap ng Diyos. At ang paglilinis na ito ay sa pamamagitan ng ating pagsisisi sa ating mga ginawang kasalanan. Ang pagsisisi po ay isang uri ng pagtalikod na hindi na natin kinakailangan balik-balikan pa ang dating uri ng pamumuhay sapagkat sinasabi nga ng banal na kasulatan, kasama kayong ipinako ni Kristo sa krus ang lahat ng inyong mga kasalanan. At dahil diyan, yung ating mga kasalanan ay kasama ng ipinako. Mga kapatid, ang pagpapaalalang ito ng Panginoon ay napakalaga po. Hindi po natin dapat baliwalain sapagkat ang pagbaliwala sa kanyang mga salita ay mangangulugan ng ating kapamakan. At ang kapamakang ito ay hindi po lamang sa pisikal, kundi lalo tigit sa ating buhay espiritual. Ang ikalawang bahagi ay mababasa po natin sa talatang 21 hanggang 33 ng aklat ng Epeso sa kabanatang 5, ang tagubilin sa mag-asawa. Pinayuan po ni Pablo ang mga taga-Epeso tungkol sa pakikitungo nila sa kanilang pamilya. Na kinakailangan tayo po ay magmahal at pakitunguhang mabuti ang ating pamilya kagaya ng pagpapahalaga natin para sa kanila. Ano po? Kaya sabi nga po dun sa mga talata na binabanggit po ni Pablo sa talatang 21, pasakop kayo sa isa't isa, tanda ng inyong paggalang kay Kristo. Ang sabi po dito ay pasakop kayo sa isa't isa. Ang pagpapasakop po ay lubhangang napakahirap kasi lalo na kung nakasanayan natin tayo ang nagpapasunod sa ating mga trabaho o tayo yung nasa isang mataas na posisyon. Pero sa usapin ng ating pananampalataya ay hindi nangangulugan na tayo ang susundin o tayo ang masusunod sa tahanan. Kundi ang sabi po ng banal na kasulatan, magpasakop sa isa't isa. Ibig sabihin po, yung pagpapasakop na ito ay hindi nangangulugan na kung ikaw ay isang lalaki, ay ikaw na masusunod sa tahanan. Kung dili kaya naman dahil sa ikaw babae ang may trabaho at si lalaki wala, ikaw na rin na masusunod. Hindi po ganon. Ang sinabi po ng Panginoon, magpasakop sa isa't isa.
So napakalaga po yung pagpapasakop na binabanggit dito. Ibig sabihin, kung paano tayo ay nagpasakop kay Kristo, ay magpapasakop din tayo sa isa't isa. Na ang ibig sabihin po ng pagpapasakop ay hindi nangangailangan na tayo po ay superior sa isa't isa, kundi meron tayong parehong kakayahang magpahayag ng ating damdamin, tumanggap ng mga suggestion, umunawa, ano po. So iyon daw po yung isa sa mga sinasabi sa pagpapasakop. Ano po. Kaya ang sabi po dito ni Apostol Pablo na tayo bilang mga anak ng Diyos ay magpasakop sa ating mga mahal sa buhay, especially sa mga mag-asawa. Ano po. So napakalaga po yung tayo po ay nabibigkis ng pag-ibig, ng pagmamahalan, ng pagtulungan at ng pagmamalasakitan, sapagkat ito po yung nagdadala ng mayamang karanasan sa buhay, pamilya, ano po. At nawa ay makita natin ang mga mahalagang aral ng buhay na isinasaad dito sa aklat ng Epeso. Meron po sana tayong mga tanong na dapat nasagutin, pero napakahirap na mahingi ko po ang inyong mga suggestion sa ganitong limit ng oras na nais ko pong ibahagi. Ano po. Kayunpaman, salamat po sa patuloy niyong pakikisa at pakipag-aralan sa pamamagitan ng social media. Tayo po ay sumandaling manalangin. O dakila at banal na Diyos, nagpapasalamat po kami sa inyo. Sapagkat kami ay tinawag mo mula sa inyong kagilagilalas na liwanag upang patuloy kaming mamuhay ng naayon sa inyong kalooban. Salamat din po sapagkat sa pamilya ay walang dapat na nananaig. Ang bawat isa ay mahalaga at ang bawat isa ay pinakikinggan at ang bawat isa ay natututo. Tulungan mo na ang aming mga sambahayan. Ikaw po ang siyang pinakahari. Ikaw po ang siyang pinakapanginoon. At kami bilang isang sambahayan ay meron pong pagmamahalan, pagkagalangan at pagpapahalaga sa isa't isa. Buklurin mo kami ng inyong tunay na pag-ibig. Buklurin mo kami sa pananampalataya. Buklurin mo kami sa paglilingkod sa iyo. Ingatan mo po ang bawat sa aming Panginoon at gabayan ang bawat sambahayan ng iyong mga anak dito po sa UCP Pangil Evangelical Church. Maranasan nawa ang patuloy na pagkilos ng Espiritu Santo, sapagkat kung wala kayo ay wala po kami magagawa. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Kristong Panginoon namin. Amen.